Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Parte ang video na ito ng mahabang BTINserye tungkol sa law firm? Nakalusot sa korapsyon? Question mark yung dulo ha. Para mapanood ang buong video, pindutin ang link sa description o sa end screen. Ayan ulit yung disclaimer sa taas ha. Babala. Tinganinging. Matapos ang mahabang pagsipi, sinabi ni Maestrado Davide na sa puntong ito ng kaso ng PCGG laban kay Ginoong Danding Cohuangco at iba pa. Para kay Maestrado Davide, hindi na ipakita ng mga abogado, ng mga partner ng Akralo na nasa pareho silang kalagayan ng kanilang mga prinsipal o kliyente para masakop sila ng mga exception sa ilalim ng mga kasong mula sa Estados Unidos. Hindi Amerika, muli magkaiba yan. Tandaan. Buo ang pagkakataon para mapatunayan yan sa paglilitis o trial. Aniya, naiintindihan ng maestrado ang paggiit ng mga abogado, mga partner ng Akralo na tanggalin sila sa kaso. Subalit, para sa kanya, Maestrado Davide, natural na kahinahinala kung bakit nais nila ang di umanong madali ang pagresolba sa kanilang hinaing. Dagdag pa niya, hindi rin kailangang mangibang bayan para maghanap ng mga otoridad na nagsasabing hindi maaaring gamitin ang pribilehiyo ang lihim ng abogado at kliyente para pigilin ang pagbunyag sa pagkakakilanlan ng kliyente kung magkasabwat ang abogado at kliyente sa paggawa ng krimen o pandaraya. Sa ilalim ng lumang kodigo ng katungkulang propesyonal, bawal magpayo o tumulong ang mga abogado sa mga gawaing nilalayong sumuway sa batas o bawasan ang tiwala sa sistemang legal. Patas at tapat na pamamaraan lang ang pwedeng gamitin ng abogado para makamit ang mga legal na layunin ng kanyang kliyente. Sa ilalim ng mga tuntunin ng etikang propesyonal, dapat laging nasa isip ng abogado na alinsunod dapat sa batas at hindi sa labas nito ang pagsasakatuparan niya sa malaking tiwala sa kanya na sinusulong niya ang dangal ng propesyon at ang pinakamabuting kapakanan ng kanyang kliyente kung sa pagbibigay serbisyo o payo, kinikintal niya sa kliyente at sa gawain ang saktong pagsunod sa mga pinakamahigpit na prinsipyo ng batas moral. Tinatanggal ng mga tuntuning ito ang pribilehiyo, ang lihim ng abogado at kliyente tuwing makikipagsabwatan siya sa kliyente para gumawa ng krimen o pandaraya. Kaya bumoto si Maestrado Davide na tanggihan ang petisyon na hinain ng mga abogado, mga partner ng Akralo. Sa ilalim ng bagong kodigo ng tungkuling propesyonal at pananagutan o SIPRA
2023 lang ito? Hindi maaaring ibunyag ng abogado ang mga lihim ng kanyang kliyente, kabilang ang datos mula sa mga tala ng kliyente. Maliban na lang kung pinag-uutos ng batas, tulad ng mga batas laban sa money laundering. Seryoso pag sinalin yan sa wikang sariling atin ay paglalaban ng pera. Muli, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell at mag-komento sa YT page ng video na ito kung gusto niyo ng video tungkol dyan sa wikang Filipino. Tulad ng mga batas laban sa money laundering o sa tuntunin ng hukuman. Hindi maaaring gamitin ng abogado ang mga lihim tungkol sa pagkatawan ng kliyente nang wala ang nakasulat na pagpayag ng kliyente. Maliban na lang kung pinahihintulutan o inuutos ng batas o ng SIPRA. Sa profesional at personal na gawain, dapat igiit ng abogado ang pagsunod sa mga prinsipyo ng pagiging patas at pagsunod sa batas. Sa pagsulong ng posisyon ng kliyente, bawal ang abogado na magpa-impluwensya sa mga hindi tapat o hindi moral na konsiderasyon o sa pangaakit o panggigipit ng iba. Dapat na agad magbigay impormasyon ang abogado sa korte o anumang ahensya tungkol sa anumang hindi tapat o mapanlinlang na gawain tungkol sa anumang bagay na hinahawakan ng abogado sa korte o ahensyang yun. Dapat ding iulat ng abogado sa nararapat na otoridad ang anumang transaksyon o gawaing labag sa batas na dapat iulat sa ilalim ng batas. Kabilang na, halimbawa, ang tungkol sa anti-money laundering, tumalupit. Hindi yan tinuturing na paglabag na panatilihin ng abogado ang lihim, ang tiwala. I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell. Mag-komento sa YT o Odysee page ng video na ito. Panoorin ang iba pang mga video ng Emir's BTIN. /inhindsight. Suportahan ang channel sa Patreon, sa PayPal, o magbigay ng crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. Samahan ako sa Odysee. Nasa description din ang invite link. Salamat. Hanggang sa muli. At ingat.